Paano ba magnegosyo ang walang alam, walang pera o walang puhunan, walang collateral, walang maisanla? Tuturuan ko kayo niyan. Galing ako diyan. Ituturo ko yung sikreto ko. Pero bago yan, pag-usapan natin mga pangarap ng OFWs, ng non-CPAs, ng non-lawyers, at non-OFWs. Sige na nga, isama na natin dyan yung CPAs, isama na rin natin yung lawyers, architects, doctors, nurses, at yung gustong magnegosyo. Ano ba? Sama na natin lahat. Ganito po yan. Ang pangarap ho ng lahat naman ng tao ay magkaroon ng masayang pamilya. Pwede yan pag may negosyo ka. Pangarap din na magkaroon ng sariling bahay. Pwede yan kung may negosyo ka. Pangarap din na mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Pwedeng-pwede may negosyo dyan. At yung huli, magkaroon ng sariling negosyo. Pwede para sa retirement at makapag-travel naman sa abroad. Hindi lang yan, makabili rin ng sasakyan, kotse, magarang kotse. Pwedeng-pwede. Lahat po yan naging istorya ng buhay ko. Wala akong alam, wala akong puhunan, at wala akong kolateral. Eh, Mr. Maestro, ano sikreto mo? Simple lang. Kapag wala kang alam sa negosyo, eh di makipag-partner ka sa negosyo. Ikaw, gusto mo bang makipag-partner sa kumikita kong negosyo? Negosyo ko, taxation. Pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax bookkeeper, pwede kang maging tax consultant. Eh, Mr. Maestro, wala akong pera, wala akong puhunan. Hindi yan na magiging hadlang sa pangarap mo. Mayroon pong scholarship program ang ating government. Pwede ko po kayong tulungan para ma-i-apply nyo yung inyong pribilehiyo. Hindi lang yan. Meron po akong study now, pay ETM later. Tuturuan ko po kayo ng negosyo sa taxation. Paano ko mag-uumpisa, Mr. Maestro? Simple lang. Umpisahan mo sa pangarap mo. Umpisahan mo na mangarap ka ng malaki. Kasi itong negosyong to, hindi pwede yung maliit na pangarap. Mangarap ka ng malaki. Kung sakali mang hindi mo mahihit yung mataas mong pangarap, at least mahihit mo yung gitna. Kasi kung mahihit mo yung ang pangarap mo nasa gitna, eh definitely baka pag hindi umabot yung pangarap mo, mahit mo yung rock bottom. Hindi maganda. So, anong pwede nating gawin? Umatin ka muna sa mga events ko para malaman mo kung para ba sa'yo ang negosyo taxation. At imit mo ako, kausapin mo ako, i-persuade mo ako na karapat dapat ka na magkaroon ng negosyo taxation. At pag nalaman ko, naramdaman ko, nakarapat dapat ka. Bakit hindi? Gusto kong umunlad ang buhay mo eh. Gusto kong maging kapartner ka eh. So, tandaan, isa lang ho requirements ko bago tayo mag-usap-usap. Umating ka ng lecture ko o yung negosyo taxation ko. Negosyo tayo! Start na! Eh, Mr. Maestro, ano ba magandang negosyo sa akin? Simple lang. Hanapin mo ang demand at supply. Kung ang makikita mo ay demand equal supply, walang ganong negosyo dyan. Ang labanan dyan, quality. Kung makikita mo ang demand ay mas maliit sa supply, lalong walang negosyo dyan. Bakit? Ang tawag dyan ay buyer's market. Yung mga seller, nagdadive yan sa presyo, pababaan ng presyo yan. Halimbawa, bigas. Halimbawa, mais. Pababaan ng presyo yan. Pag yan ang binibenta mo. Ngayon, yung pangatlo ay mas malaki yung demand sa supply. Ang tawag dyan ay seller's market. Doon ka pumasok. Doon mas malaki ang kita. Ang effort mo sa pagkita ng piso at sa pagkita ng 10 milyon
parehas lang. O hindi gamitin mo na yung effort mo sa pagkita ng 10 million kesa sa pagkita ng piso. Bigyan kita ng example ah. Dito sa Pilipinas, kulang na kulang ang mga tax accountants. Kulang na kulang ang tax bookkeepers at kulang na kulang ang tax consultants. Pwede ba ako dyan, Mr. Maestro? Yes, pwede ka. OFW ka, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, pwede kang maging tax bookkeeper. Non-CPA ako, Mr. Maestro, present na ako. Yes, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, at pwede kang maging tax bookkeeper. Eh ako, hindi naman ako lawyer, ha? Wala akong alam sa batas. Yes, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, pwede kang maging tax bookkeeper. Sa taxation, lahat po ng tao, ha, doktor, nurse, engineer, architect, ha, pwede po kayong maging tax consultant, tax bookkeeper, tax accountant. Kasi po ang sabi ng konstitusyon natin, law provides opportunity. Law creates opportunity. So, kung yung mga tao lang po na nakakaalam, nakakaintindi ng batas, ay nakakakita ng opportunity. Conversely speaking, kung hindi mo alam ang batas, hindi mo makikita ang opportunity. Sa taxation, ang taxation ay batas. Kaya napakalaki ng opportunity. Actually, yearly po, 45 billion ang professional fee na pwede ninyong kitain dyan. Kung kayo'y nag-iisa. Pero ishare natin sa mas madami. Oo, sabi ko na nga sa'yo, OFW pwede. Pwede rin yung non-CPAs, yung bumagsak sa CPA board exam, yung bumagsak sa lawyer bar exam. Pwede po kayo. Lahat po pwede. Nurses, doctor, engineers, architect. Pwede po kayong mag-change ng career. Pwede kayong magnegosyo ng taxation. Kahit na kayo ay nagpa-practice na doktor o nurse, pwede po, OFW, kahit na nasa abroad pa kayo, pwede rin kayong mag-practice ng tax accounting, tax bookkeeping, at tax consulting. Hindi ho madamot ang batas. Kahit nasaan kayo sa Pilipinas o sa mundo, pwede ho kayong mag-practice. Apat lang po ang kailangan natin. Number one, magkaroon kayo ng training. Ngayon, basta-basta, pasok ka kagad. Hindi, may acclimation. Yung ang isda, kailangan i-acclimate mo pag dadalin mo sa bagong aquarium. Tapos, magkakaroon ho tayo ng kontrata. Kung tayo magiging partner, partner tayo. Be, kontrata, para hindi ho magulo. Three, ako ho ang magmamarket sa inyo. Imamarket ko kayo para kayong Uber driver. Meron na kayong pricing. Hindi na kayo mag-iisip ng pricing. Ako na po yun lahat. At four, profit sharing tayo. Magpo-profit share. Dahil dito, pauutangin ko kayo. Sinasabi ko na ngayon. Pauutangin ko kayo, study now, pay ETM later. Pag-aaralan natin ang taxation para sa inyo. At habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Hindi kita pababayaan as far as technical knowledge and know-how is concerned. Isa lang po ang hinihiling ko para ho tayo mag-umpisa. Umatin po kayo sa darating kong mga seminars. Importante po yan para ho malaman ninyo kung saan kayo naroroon at saan kayo papunta. Yung mga nangangarap na kumita ng minimum wage, wag na po kayong pumunta kasi hindi ho pang minimum wage to eh. Ito po ay negosyo para dun po sa mga taong gustong maging milyonaryo o maging bilyonaryo kung mamimit natin yun eh. So, iniimbitahan ko yung mga gustong maging milyonaryo. Sumama po kayo at tutulungan ko po kayo ma-achieve yung pangarap nyo. Negosyo ko, negosyo nyo. Anong negosyo natin? Taxation. Yan po ang negosyong pinakamalaki sa Pilipinas. Marami pong salamat at magkita-kita ho tayo sa susunod kong seminars. Mabuhay po!